Good day po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman sa aking YouTube channel. So, bago po tayo magsimula, shout out nga pala kay Noemi Reyes. Meron siyang channel, paki-visit natin, paki-supportahan. At etong si Lutong Nanay, pasyalan din natin. At si Mom's Happy Kitchen, pasyalan din natin. Ayan ang mga kaibigan ko dito sa larangan ng YouTube na ginagawa namin. At dun din po sa mga iba. So, maraming salamat po muli sa lahat ng nag-subscribe sa akin, nag-like, nag-share, at patuloy na nanonood. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated. So, shoutout nga pala kay Mac Remolacio, kay Jan Bellino, Ray Usman, Rodolfo Morante. So, sila po ay isa sa mga laging sumusubaybay sa aking channel. Kung bakit po ako ngayon naka-microphone, ang i-discuss ko ngayon sa inyo ay kung magse-set up tayo ng videoke, sound system sa mga staves, ang nagiging problema natin ay hindi natin maitapat yung microphone. Pag nailapit natin sa speaker, ay nagkakaroon ng feedback. Na kapag nagkaroon ng feedback, kung ito ay contestant ng mga nganta o sa singing contest, nagagalit na yung kumakanta. Kasi konting sayaw-sayaw niya lang sa stage, lumalakas yung feedback. Sa ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano yung connection. Magpapatugtog muna ako at para mas makita nyo. One, two. Ayan po. Ito yung isa kong sound system. Ibo-volume ko. Kahit anong lakas, hindi po yan nagkakaroon ng feedback. Hindi po natin kailangan na maganda yung ating sound system. Dapat alam lang natin yung ating connection na gagawin. Hindi kailangan mag-harbo lahat. Pero pag meron tayong idea, hindi man ito ay mamahaling gamit, mapapaganda po natin yan. Ito yung pangkay sa ilalim. Hello, microphone. Hello. Okay, so ipapaliwanag ko po kung paano po nangyari yan. So, kaya napakagandang setup na ito. Lalong-lalo na sa mga nagsisetup ng sound system na nasa stage. Papatayin po natin yung sound system. Okay, so dapat dalawa ang ating amplifier. Yung isang amplifier na to ay gagamitin mo sa speaker mo na nasa baba ng stage. Ibig sabihin, medyo malayo siya.
at gagamit ka ng mixer, at dun nakakonekta sa mixer mo yung microphone mo. Ito yung ating pinaka-microphone. Ayan. Dito siya nakakonekta yung microphone mo. Ang player natin na DVD o yung tinatawag natin pang video ay mayroong dalawang output. Yung isang output papasok sa mixer, lalabas, papunta doon, papunta sa amplifier. Yung isang output pupunta dito sa kabilang amplifier. So dito siya. Yung output ng DVD dito pupunta sa kabila. Pumasok ng equalizer, tapos yung output ng equalizer papasok naman sa amplifier. So ibig sabihin itong isang amplifier na to ay hindi nakapasok sa mixer. So ibig sabihin kung hindi to nakapasok sa mixer, wala siyang connection sa microphone. Walang connection yan sa microphone. Ang meron lang connection ay ito na nakapasok sa mixer. So kaya meron ako isang RCA jack dito papunta dito sa isang amplifier. At ang microphone natin ay para lang dito. Kaya kahit idikit ko yung microphone, walang feedback doon sa stage monitor. Usually, dapat ganun naman eh. Para yung kumakanta, naririnig niya yung music, pero kahit dumikit siya, hindi to naririnig. So, kaya magiging maganda ang performance niya pa rin. So, ganun ang setup natin. So muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at sana ay meron naman akong naibigay sa inyo na idea na magagamit nyo, especially sa mga nagsasound system. Maraming salamat po, mag-ingat po tayong lahat. Salamat po muli sa inyong lahat.